ng ibag to, nakaka-bad trip po. Share ko lang guys, dahil may expired na lisensya ko, kailangan ko magpa-ID pictures. At syempre, naghanap kami ng machine ni Papa na malapit dito sa amin. At nakakita nga ko, ganito ang itsura niya guys. At self-service ito. At dito sa labas, makikita nyo ang sukat ng mga picture, kung pang-ID, pang-passport, or pang-license. So, ang pipiliin ko ay yung naisibabaw na nakasulat na mismo na pang-license siya. Dito sa Japan guys, ay hindi uso ang studio na magpapapicture ka. Dito ay lahat na pupuntahan mong lugar ay laging may ganitong machine. At kahit sa mga simpleng supermarket or malls ay makakita ka nito sa mga passporting, even sa airport. Tapos kung makikita nyo yung upuan guys, ay imamatch nyo yan sa height nyo. So iikot nyo siya para yung sakto doon na nakatapat kayo sa may camera. At kung makikita nyo yung mirror na yan, dapat ay nakasakto yung mukha nyo dyan sa gitna. Kapag hindi naman marunong mag-Japanese, ay meron naman siyang English, kaya pipindutin nyo lang yun at lalabas na yung English niya. And then start button. Tapos ang next step niya ay itatanong niya sa'yo kung ano ang gusto mo, yung normal lang ba o yung high quality ang picture mo. Pero syempre magkaiba ang presyo niya. At syempre ang pipindutin ko ay yung normal lang, kasi pang ID ko lang naman, hindi naman kailangan na maganda ako. At pipindutin ko lang yung yes, and then nakikita mo na kagad kung magkano yung babayaran mo. At babayaran mo na muna siya bago kayo mag-proceed sa next step. Doon na sa taas yung kanyang insertan ng pera. Tapos lalabas ulit sa screen yung iyong binayad na 1,000. At papipiliin ka naman ngayon kung ano ang gusto mong kulay, kung yung colored o yung black and white lang. And then lalabas yung next step na kung anong pipiliin mong klase ng ID. Yun nga, yung pang license ang pinili ko. At syempre yes. And then after that guys, ay sasabihin niya na sa'yo na maghanda ka na at tumapat doon sa salamin. At pag na-sure mo na nakaharap ka na sa salamin at okay na yung height mo, ay bibigyan ka niya ng time na para ihanda mo na yung sarili. At syempre dahil ako yung magpapapicture, kaya ilalapag ko na muna yung aking cellphone, kaya hindi ko na muna mapapakita sa inyo. At syempre habang naghihintay, ay pwede namang ayusin niyo yung sarili niyo dahil nakikita niyo naman sa harapan ng salamin. At syempre bibigyan nila kayo ng 2 shot para may choices kayo kung alin doon ang nagustuhan niyo. At may countdown para malaman niyo kung nag-i-start na. 2, 1. After that, ay milalabas naman sa screen nyo ng please wait for a while para ito ay confirm yung pictures nyo kung ito ay nagustuhan nyo o hindi. At kung hindi, ay pwede kayong mag-retake. At dahil hindi ko nagustuhan yung kuha ko kanina, kaya inulit ko. At guys, meron nga palang countdown, kaya hindi kayo malilito. After that, lalabas ulit sa screen yung please wait for a while. At i-confirm nyo na dito yung pictures nyo kung nagustuhan nyo o hindi. Wala na silang pakialam dun kasi hanggang 2 take lang. At dahil 2 shot din naman siya, ay may choices ka pa din kung ano ang nagustuhan mo dun sa 2 kuha mo. At dun sa pictures mo, ay papipiliin ka nila kung alin dun yung magiging main at yung magiging small size mo lang na picture. After that, saka man naman i-adjust yung taas ng iyong ulo at baba kung hanggang saan lang ang kailangan. At may makikita ka naman pattern na dapat ay saktuhan yung baba mo at yung dulo ng ulo mo bago nila yun i-print. At dapat i-center mo yung line dun sa iyong mukha kung saan talaga ang center na gusto mo. At pagkatapos mo may i-adjust, ay pwede mo nang pindutin yung confirm at lalabas ulit yung please wait for a while. At dito naman ay papakita niya sa iyo na pwede niyang i-save yung data mo at magbabayad ka lang ng yung Hakoyen or 400 yen. At pag ayaw mo naman, ay pwede mong pindutin yung no para bumalik ka dun sa dating screen mo na may wait for a while. After neto guys, ay ibabalik niya naman yung sukli mo kung meron, at hihintay mo na lang siya sa labas kung saan ay may maliit siyang packet. Doon lalabas ang iyong printed ID picture. At make it sure paglabas mo guys, ay isasarado mo yung pintuan, at dahil demagnet lang siya, mabilis lang siyang dumikit. At paglipas ng 1 minuto, ay lalabas na ang inyong ID dito sa ilalim, at kayo na rin syempre ang kukuha. At wala, yan ang inyong ID, at anytime ay pwede nyo itago sa inyong wallet para kayo ay meron ng stock. O diba, napaka-convenient kasi kahit saan ka magpunta ay meron kanyang makikita. At ayan na yung ID, at diretso na tayo sa ating pupuntahan. That's it guys!